mga boss, magandang hapon po sa inyo. O umaga o gabi, inyong lahat. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ang pag-i-install nitong engine valve dito po sa kanyang cylinder head. Bago yan, kailangan maayos yung maayos po yung pagkakahasa doon sa valve lips ng valvula. Kailangan fit na fit siya, kasi kung hindi sisingaw, walang hatak na maganda. Kaya kung hindi na maganda ang cylinder head, kailangan nyo ipa machine shop, pa-reset ninyo. Pero kung okay pa, pwede ninyong grind na lang kahit mano-mano, pwede basta maganda pa yung valve lips. So ngayon, ito ay okay pa naman, inasa ko lang. Tapos gagamit ko yung valve seal at saka yung engine valve. Ito po ang valve seal, nailagay ko na yan, bawat isa nailagay na. Tapos itong spring, yung spring po kailangan yung medyo masikip yung pagkakaikot sa ilalim siya pag ganyan. Tingnan mo yung dito sa may bawat gilid, ito po maluwag dito, masikip. O di kaya anong tawag dito, yung pagkakaikot niya ay medyo ano dito, tawag nito sa Tagalog, medyo maiksi yung pagkakaikot dito. Kaya pailalim po ito. Ito naman sa ibabaw. Pag ganyan. Ayan. Meron na pong valve seal, huwag nyo makakalimutan yung valve seal. Ito, ganun din. Yan, ikagabit na natin ngayon ang lock dito. Ito po yung valve lock. Yan, kailangan 24 pieces po yan. Hindi po pwede na mabawasan yan kahit isa, kasi hindi mo na may kakabit ito. Mahirapan ka nang magkabit kasi bihira lang yung nagbibinta niyan. Sa mga surplusan lang nagbibinta. Ito yung sa ibabaw niya. Yan, kuha tayo ng isa para makita ninyo. Yan, dito po yan sa ibabaw. Yan. Pagkatapos, itong valve lock. Ito yan sa ibabaw. Yan. Diyan po yan ang pagkakalagay. Kailangan maibawan mo ito ng maayos. Ito po ay hindi naman ito katigasan, kasi maliit lang naman ito. Hindi naman po katulad ng mga truck. Kahit hindi na gamitan ng ano, yung pampress, kahit itulak mo lang yan ng flat screw, pwede na. Kaya magkakabit tayo, papakita ko po sa inyo kung paano ang pagkakabit. Kasi yung iba nito nahihirapan at saka minsan natatalsikan pa ng valve lock, nawawala. Kaya yun ang iingatan ninyo, yung mawawala yung valve lock, baka tumalsik. Ang pagkakabit mga boss, para hindi siya, pag nagdiin tayo ay hindi siya papailalim yung engine valve, kailangan natin dito sa ilalim. Yan, naglalagay tayo dito ng pangkalang. Kailangan may ano siya dito, may tutok siya dito. Yan, kailangan dito siya maano ganyan. Yan, ganyan dapat madiin siya, para po sa mga baguhan pa lang na susulong sa pagmimekaniko ay kailangan may technique kayo na para may kabit ninyo yung engine valve. Yan. Ayan o, naikalang na. Kailangan kung ano ang kinakabitan mo dito ng lock, doon mo siya itatapat yung engine valve dito sa ilalim, para hindi siya
hindi siya babaon yung engine valve. Yan, subukan natin yung isa para makita ninyo. Yan. Para makita ninyo ng maigi ay nilapit natin yung camera. Una, 'di ba dalawa sila magkapares, kailangan isa lang muna. Yan, ganyan. Yan, naikabit na yung isa pero huwag mong bibitawan kasi baka tumalsik. Samahan mo ng diin. Dito namang isa. Yan, naikabit ko na. Ganyan lang boss, magkabit ng valve block. Pagkatapos, lilipat naman tayo dito sa isa. Dito. Yung itong pangkalang natin, nililipat natin dito. Ganyan lang, paulit-ulit lang ito. Tapos itong ano niya, yung cup sa ibabaw. Itapat nyo lang sa kung saan kayo pabor, tapat nyo lang. Kailangan siguraduhin po ninyo na naka-lock talaga siya. Kasi pag yan ay nabitin mo, pag-lock, ay tatalsik yan habang nandun na sa pagbibiyahe. Kailangan siguraduhin ninyo na mabuting pagkakakabit. Ipat mo naman dito. Para po sa mga baguhan na mekaniko, yung mga nag-aaral, kailangan matutunan nyo ito kasi pag nag-aktual kayo baka mahirapan kayo. Kaya kailangan yung may idea na para pag nag-aktual ay madali na. Ikutin mo lang para kung saan ka pabor. Ganyan lang. Pero sa mga truck mga boss ay hindi po pwede yung ganitong pagkakabit kasi matigas yung spring. Sa mga maliliit lang na sasakyan, pwede ito. Kotse, yung mga multicab, pwede yung mga ganito. Pero sa mga truck, ay huwag nyo nang subukan. Kasi matigas po ang spring sa mga truck. Kaya hindi po pwede yung ganitong pagkakabit. Sa mga kotse, pwede. Multicab, lalo na kasi maliit lang yung spring. Ito pong valve na ito, ito po ay exhaust. Exhaust po ito, ito po yung intake sa kabila. Ayun, iikutin ko naman, dito naman tayo sa kabila. Intik tayo, intik. Shout out po pala boss kay Nilo Yu ng Al-Kafji, Saudi Arabia.
At kay Alvin Muldira, shoutout boss, Cavite City. Shoutout po sa inyo. Salamat po pala sa mga viewers at sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Salamat po sa inyo lahat. Iwasan niyo po na huwag tumalsik talaga itong lock na ito. Kasi pag nawalan ka ng isa niyan ay mahihirapan ka na magkabit kasi kulang. So bibili ka na naman ng lock doon sa mga surplusan. Kasi iwan ko lang kung mayroong nagbibenta ng ano nito. Iwan ko lang kung mayroong nagbibenta ng brand new. Kasi ako, pagkakaalam ko, sa mga surplusan lang nabibili yung mga lock na ganito. Naman tayo sa susunod. Dalawa na lang. Lapit na tayong matapos. Ako po, ito na po yung nakasanayan kong pagkakabit kasi wala po akong ano, special tools na pang kabit dito. Kaya yung ganito, nasanayan ko na. Ayan siya na lang. Isa na lang po mga boss, ipinokus po natin yung camera para makita ninyo mabuti, lalo na po dun sa mga baguhan. Kailangan nyo ito mga boss. Yan. Alalayan nyo na ang daliri ninyo pagka hindi pa kayo sure na bumaon na, alalayan nyo pa rin ang daliri ninyo para hindi tumalsik. So yan, okay na, ganun lang kasimple mag ano mga boss, magkabit na ang engine ball block. So ito po ay ready na, kabit na natin agad yung exhaust manifold. Yan, isasunod natin. Yan. Ganyan mga boss. So, kailangan ikakabit nyo kaagad itong exhaust manifold niya para pagkabit doon sa may engine block ay nakakabit na agad ito, hindi na kayo mahirapan mag silip-silip pa. So ayan boss, okay na, ikabit ko na, nalagyan ko na ng mga nut, bolt yung exhaust manifold. So ito pong pagre-ready para pagkabit doon sa engine block ay nakakabit na agad ito. So yung intake, iuhuli na natin kasi madali lang naman, nasa ibabaw lang naman siya, wala naman problema. So yun boss, salamat po sa inyo sa panonood. Ganun lang muna ang aking ipapakita sa inyo.